가라. May ulat ka raw ukol kay Perena, Itano. Ginamit ako na yung kapatid na Tidesna upang makapasok ng palihim sa Eteria. Mabuti na lang at pinakawalan ako nila Abria. Ngunit si Perena at si Deshna, hindi ko alam kung anong kailangan nila sa palasyo. Kailangan natin malaman kung anong ginagawa ng aking kapatid. Muros, ipatawag si Nunong Imaw ngayon din. Masusunod na. May ibig na kawin si Hara Perena sa Eteria. Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang ginintuang orasan. At nabigo siyang makuha ito. Kaya siya bumalik ng palasyo at kasama pa si Deshna. Ngunit ano ba itong ginintuang orasan, Nunong Imaw? At ba ito pinagtatangkahan kunin ni Hara Perena? Makapangyarihan ang orasan, Itano. Ngayon natitiyak ko na kung anong ginamit ni Abria upang magkaroon siya ng maraming kawal. Tama. Ang mga kawal Eterian na yon ay maaari nang nanggaling pa sa nakaraang panahon. Kung kaya't kung sino man ang humahawak ng ginintuang orasan, ay may kapangyarihan na balikan ng anumang panahon na naisin niya. Kaya ito ni nais kunin ni Hara Perena ay dahil sa... May nais siyang balikang panahon. Tila nahuhulaan ko na ngayon kung ano ang panahon na nais niyang balikan. Dahil kay Mira. Hindi dapat ito ginagawa ni Perena. Ilalagay niya lamang sa alanganin ang pinag-usapang pansamantalang kapayapaan dito sa Encantaria. Hindi maaaring galitin ni Perena sa Abria hanggat hindi nagtatagumpay sina Emre at Cassiopeia sa kanilang misyon. Ngunit ginagawa niya na, Hara. Kaya anong gagawin natin ngayon? Hinggil sa pakikialam ng iyong kapatid. Iyakin mo makakarating ito sa kamay ng Hara ng mga diwata. Sunod. Perena, hindi ko akalain na ako'y dadalawin mo. Ano ang may paglilingkod ko sa Hara ng Atoria? Isantabi na natin ang kabutihang asal at magpakatotoo. Patid mong hindi natin gusto ang isa't isa. Kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ang gininto ang orasan. Ibigay mo ito sa akin ngayon din kung hindi mo ibig na muli tayong magkasakitan. At bakit mo hinahanap sa akin ang gininto ang orasan? Wala na ito sa aking taguan. Ninakaw na. Sinungaling! Nagsasabi ako ng totoo. Kung kaya't huwag mo akong pararatangan ng ganyan dahil katulad mo, hindi rin ako natutuwa sa iyong pagmumukha. Danaya, bakit mo ako sinaktan? Alam mo ang iyong kasalanan, Perena. Kaya huwag kang magtanong. Hara, ako nang humihingi ng kapatawaran para sa aking kapatid. May tamang panahon para pag-usapan natin ang kanyang ginawa. Pati na rin ang pagkawala ng aking gininto ang orasan. Ngunit sa ngayon, ilayo mo sa akin si Perena bago pa ako makaisip ng hindi maganda na gawin sa kanya. Masusunod, Hara. Tiwan mo ako, Warka!